kayo na tayo, mga kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami, Ama. Muling sumapit ang araw na ito ng aming pagsamba sa aming mga pag-aawitan pa lamang. Ipinadarama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Nililingap mo ang aming mga kaluluwa. Tanggapin mo ang aming mga pag-awit. Ang pag-awit ng aming pananalig, bunga ng aming mga karanasan. Sa kung kami ang tatanungin mo, Ama, dahil sa dami ng kapigatian sa mundong ito, nais na naming dumating ang iyong bugtong na anak. Nais na naming makapili. Ikaw o aming Ama at ang Panginoong Hesus sa bayang banal na inilalaan mo sa amin. Kaunting panahon na lang ang ipagtitiis namin. Darating ng dakilang araw, kakaunin ng maliligtas. Sumasampalataya kami. Kasama kami sa sasalubong sa iyong anak para dalhin sa bayang banal na pangako. Salamat ng marami. Hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw ng aming pamumuhay. Ikaw, Ama, ang nadarama namin na tumutulong at umaalalay sa amin. Hinahanap namin lagi ang pagsamba. Kinasasabikan namin ang pagsapit ang ganito naming mga pagtitipon. Sapagkat sa pagsamba, katulad ngayon, nakakapiling ka namin. Nakadarama kami ng tunay na kaligayahan at tunay na kapayapaan. Dito lang sa pagsamba, natatamo namin yun, Ama. Sapagkat ito ang ipinangako mo sa amin, kailanman ay hindi namin iiwan, hindi namin pamamayaan ang bawat pagsamba ng iyong mga anak. Salamat, salamat po. Pinalalakas mo ang iyong mga lingkod sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Pakihanda ang aming mga sarili, ang aming mga puso, maging sisidlang hirap ng iyong mga araw. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo sa tulong mo, sa pagpapalakas mo sa amin. Hanggang ngayon ay narito kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang laging namamagitan sa amin sa Ama. Kaya lagi kaming tumatanggap ng mga biyaya, lalo na ng kalakasan ng aming kaluluwa. Huwag mo kaming iiwan. Dumito ka sa piling na hanggang sa matapos ang aming pagsamba. Sumasampalataya kami, Ama,
narinig mo na ang aming mga panalangin. Maghahari sa amin ang ganap na kapayapaan. At lagi po nawa kami matibay na nakaugnay sa naiwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, habang nagsisikap po tayong makapamalagi sa ating kaugnayan sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo, patuloy namang sinasagupa po natin ang maraming mga pagsubok sa buhay. Matatag nating binabaka ang pag-uusig sa atin na hindi lamang mabagsik, kundi isang hindi pangkaraniwang pag-uusig. Kapagkat ang umuusig sa atin ay mga tiwaling ministro, mga kapatid natin, na mapanghusga. Ang ating kalagayan ay lalo pang pinabiga ngayon ng matinding krisis sa buong mundo. Nadulot po ng nakamamatay na karamdamang coronavirus 19. Salamat na lamang po sa ating Panginoong Diyos. Sa tulong at awa po niya, hanggang ngayon ay matatag tayong nagpapatuloy sa paninindigan, sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Matyagan nating sinisikap na patuloy na gawin ang inaasahan niya sa atin bilang mga lingkod niya sa mga huling araw. Magiging makabuluhan po kaya ang ating mga pagsisikap at pagtiis na ginagawa alang-alang sa ating paglilingkod sa Diyos? Bakit po punong-puno tayo ng pag-asa at kagalakan sa kabila ng mga pagdurusa sa buhay na ito? Ano po ang ating pag-asa at ano ang katiyakang ito'y ating matatamo? Pakinggan ninyo ang sagot sa Roma 5:2. Ganito po ang nakasulat. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Ano po ang ating pag-asa, mga kapatid? Tayo ang wika ay nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahag sa kanyang kalwalhatian, sa kalwalhatian ng Diyos. Sino po itong mga taong ito na may pag-asa na makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos? Kasama po ba tayo riyan? Pakinggan ninyo ang binasa natin kanina, Roma 5:2. Ibabalang po natin sa 8 hanggang 9 para malaman natin sino ang tinutukoy dito ng mga taong may pag-asa na makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Ito po, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, dugo ni Kristo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Sino po ang mga taong may pag-asa na makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos? Sila yung napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Anong ibinunga nun? Lalo ang wikang tiyak na maliligtas sa puot ng Diyos. Kaya tiyak na makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Sino sila? Sino ang mga taong napawalang sala ng dugo ni Kristo? Sino po bang tinubos o binili ng dugo ni Kristo? Sa Gawa 20:28, sa salin po ni Ginoong Lamsa, alam na alam po natin yan, basahin po natin, ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala
upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin po ang tinubo? So binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo ang iglesia ni Kristo. Napakaliwanag. Sa makatwid, sino ang napawalang tala ng dugo ni Kristo? Ang iglesia ni Kristo. Kaya sinong tiyak na maliligtas sa puwot ng Diyos? Ang iglesia ni Kristo. Kaya sino rin ang mga taong makakabahagi sa kalwalatian ng Diyos? Ang iglesia ni Kristo. Kasama tayo, mga kapatid. Yan ang ating pananalig. Kahit ano pa sabihin nila patungkol sa atin, sabihin man nilang tayo itiniwalag na. Ilang beses nating ipinapahayag ang ating pananalig, yung matibay nating paninindigan at pananalig sa harap ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo iwala. Iglesia ni Kristo tayo, kapagkat tayo ang mga lingkod ng Diyos na nagsisikap na manindigan sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Anong buring buhay po ang naghihintay sa atin kapag sumaatin ay ang kalwalhati ang inaasahan? Pakinggan ninyo sa 1 Korinto 15:51 hanggang 54. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay. Ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalubing na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Mga kapatid, ang tanong, anong uring buhay ang naghihintay sa atin? Kapag sumaatin ng kalwalati ang inaasahan, isang malwalhating buhay. Hindi tulad ng buhay ng tao sa mundong ito. E paano mangyayari yun? Narinig ninyo, mga kapatid. Oh, lahat tayo ibabaguhin. Anong pagbabago ang magaganap? Ang ating katawang nabubulok, mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Yan, isang buhay na walang hanggan. Wala nang kamatayan eh. Bakit malwalhating pamumuhay? Malwalhati ng pamumuhay sapagkat wala nang gutom, walang hirap. Wala nang pagluha. Magpapahinga ka na sa anumang gawa, paggawa na ginagawa ng tao sa mundong ito. Doon ay wala na. Kaya malwalhati. Yun yung tinutukoy na tayo makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Naroon siya. Pati ang ating Panginoong Jesucristo naroon sa kalwalhatian. Tayo man ay makararating sa kalwalhatian yun. Kailan? Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ano magaganap? Yung mga aabot ng Iglesia ni Kristong nasa libingan sapagkat nangamatay na, bubuhayin maguli. Kaya ang sabi, ang mga patay ay muling bubuhayin. Hindi na muling mamamatay. Sapagkat merong bubuhay maguli para imbulid sa kamatayang walang hanggan. Yun yung makakasama sa ikalawang pagkabuhay na maguli. Yun yung mga nangamatay na hindi Iglesia ni Kristo. Pero yung mga Iglesia ni Kristong nangamatay, sila'y bubuhay muli, hindi na muling mamamatay. Kasama ng mga aabutang buhay, babaguhin tayong lahat. Mababago itong katawang tanglay natin kapagkat itong katawang ito na may kasiran, hindi ito makapananahan sa bayang banal. Kaya kailangan palitan. Sa makatwid, mga kapatid, makalalaya ang tao sa mga pagdurusa sa buhay na ito sa pamamagitan ng kalwalatiang ipinangako ng Diyos.
Ano lamang ang kailangan? Makabilang siya sa mga taong tiyak na magtatamo ng kaluwalhatiang ito. Sino sila? Ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit tunay na Iglesia ni Cristo? Kapagkat mayroong hindi mga tunay, mga nagpapanggap lang, Iglesia ni Cristo lang sa pangalan, nakatalaga sa Iglesia ni Cristo, subalit namumuhay sa kasamaan at katiwalian. Ang naging patakaran ng kanilang buhay ay ang pagsisinungaling at panlilinlang. Eh, huwag tayong mabubuhay sa ganyan. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng pagsisikap natin. Kailangang humanay tayo doon sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos na tiyak na makakasama sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano sila makikilala? Doon tayo dapat humanay eh. Kailangan makilala natin sino sila para yun ang ating tularan. Yun ang ating gawin. Huwag tayong maligaw. Huwag tayong mabigo pagdating ng tagtang araw. Sino ang isang mabuting huwaran na tunay na lingkod ng Diyos? Pakinggan po ninyo sa Job 1:20 hanggang 22. Tumayo si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon din ang babawi. Purihin ang Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya hindi siya nagkasala laban sa kanya. Alam niyo mga kapatid, itong mga pangungusap na ito, pagkatapos na mangyari kay Job, yung napakabigat na pagsubok. Kung ang pag-uusapan ay tungkol sa pagsubok, meron pa kayang bibigat pa sa pagsubok na dinaanan ni Job? Wala na siguro. Mawalan lang ng isang anak ang isang magulang. Napakasakit at napakatinding kalukutan ang tiyak na madarama ng magulang, di ba? Eh pero si Job, ilan ang anak na namatay niya ng sabay-sabay? 10! 10 anak niya sabay-sabay na namatay. Hindi lamang niya. Siya po ang pinakamayamang tao noon sa lugar nila na kung tawagin sa panahon nila, buong silangan. Kaya pag binasa mo yung pagsisimula ng aklat ni Job, si Job ang pinakamayamang tao sa buong silangan. Subalit lahat po ng mga tinatangkilik o mga ari-arian niya ay nagawala sa isang iglap. Sa isang iglap lang. Sa isang kisap mata na wala lahat. Ay, hindi na natin didetalyihin. Alam namin, alam nyo na yung mga pangyayari yan kapagkat ilang beses na rin pong itinuro yan sa mga pagsamba. Pero sa kabila niyan, mga kapatid, paano pinatunayan ni Job ang kanyang pananampalataya at katapatan sa Diyos? Ang sabi ng Biblia, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Hindi niya iniwan ng pagsamba. Kaya mali yun. Ba't hindi sumamba? Ang karaniwang dahilan ng kapatid, eh, mabigat po ang pagsubok. May mabigat na suliran eh. O ano-ano pa. Kaya nga tanong natin kanina, may bibigat pa bang pagsubok sa pagsubok na dinaanan ni Job? Pero sa kabila nun, ang sabi, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang ipinanglunas niya sa mga pagsubok ay ang pagsamba sa Diyos. Hindi niya pinabayaan. Ano katwiran niya? Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang babawi. Purihin ang Panginoon. Hindi siya nagkasala. Eh mga kapatid, bakit natin ito pinag-aaralan? Eh tayo man ay nagdaranas ng mga pagsubok ngayon. Hindi man kasing bigat siguro ng dinanas ni Job, subalit mabibigat din na masasabi. Di ba? Kapagat hindi natin sukat akalaing mangyayari ang malaking kasamaan at katiwalayan sa loob mismo ng iglesia, sa pangunguna ng mga namumuno. Kaya nga tinitiis natin ngayon ang mga kaapian at panggigipit nila sa atin.
Pagkatapos dumating pa ang matinding krisis ngayon sa buong mundo na dulot ng pandemya. Eh dahil ba sa mga pangyayaring yan? Dahil po ba sa mapapait na nararanasan natin at mga pagdurusa ay uurong na tayo at manghihina, pababayaan na natin ang mga pagsamba? May panganib, kaya hindi muna tayo sasamba? Hindi. Lalo nating patutunayan sa Diyos ang ating katapatan sa Kanya. Sa panahong ito, yayamang siya lamang ang lunas sa ating buhay. Meron pa bang ibang lunas ngayon sa buhay natin, mga kapatid? Meron pa ba tayong pinagtitiwalang ibang tutulong sa atin? Wala. Ang Diyos lang. Siya lang ang tanging lunas sa ating buhay. Yan din ang gawin natin katulad ng ginawa ni Job. Paano pa pinatunayan ni Job ang kanyang katapatan sa Diyos? Paano niya pinahalagaan ang mga salita ng Diyos? Pakinggan ninyo sa Job 23:10-12. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang dalay aking iningatan at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig nang higit kaysa aking kailangang pagkain. Paano pinatunayan ni Job ang kanyang katapatan sa Diyos? Ang sabi niya, ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ganong pagsunod, ang kanyang danay aking iningatan, hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Ganyan niya pinahalagaan. Ang mga salita ng Diyos. Ano ang pagtrato niya sa mga salita ng Diyos? Ang sabi niya, aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig nang higit sa aking kailangang pagkain. Kasi yung pagkain literal, para sa ano yun? Sa katawan. Physical na katawan. Kasi pag hindi ka kumain, tiyak mamamatay ka. Oo, di ba? Nang araw kang hindi kumakain, tuloy-tuloy na hindi ka kumakain, buting ka talaga ng kamatayan. Yung mga salita ng Diyos, pagkain ng ano? Ng ating kaluluwa. Kaya, kung hindi nakakakain ng ating kaluluwa ng mga salita ng Diyos, mamamatay rin ang ating kaluluwa. Manghihina ang ating pagkataong loob. Mawawala ang pag-asa, maglalaho ang pag-asa natin sa buhay na walang hanggan. Maglalaho ang kaluwalhatian. Kaya ano kailangan? Ano man ang maranasan natin? Tularan natin ang mga naunang lingkod ng Diyos na tulad ni Job. Na kahit anong mangyari sa harap ng Diyos, siya'y isang subok. Ang sabi niya, pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Ibig sabihin, subok na siya. Sana magawa natin ang ginawa ni Job. Manatili nawa ang ating matatag na pananampalataya at katapatan sa Diyos. Kahit napakabigat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan ngayon. At kahit pa lumuba pang lalo ang mga kaligaligan na nangyayari ngayon at bumigat pa ng gusto ang mga pagsubok at pag-uusig, manatili tayong sumusunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Lagi tayong nagbabagong buhay. Ganito sana natin mapatunayan sa harap ng Diyos ang ating pagiging tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat kung hindi, kung tayo makakabilang lang doon sa mga nagpapanggap lang na Iglesia ni Kristo, abutan man tayong nakatala sa Iglesia ni Kristo, pero nabubuhay sa pagsunod, nabubuhay sa kasamaan, nabubuhay sa mga katiwalian. Tiyak, mapapahama, mabibigo. Hindi lamang hindi matatamo ang kaluwalhatian, kundi parurusahan sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, hindi namin alam
kung ano kalagayan ninyo sa mga dakong kinaroroonan ninyo, saan man kayong panig ng mundo naroroon. Pero ang Diyos, alam niya lahat ng ating mga nararanasan. Alam niya ang ating kalagayan ng ating mga anak, pati ng ating kalooban, kung ano ang mga nagpapahirap ng ating kalooban, kung sinong mga may sakit. Marami tayong iba't ibang mga alalahanin sa buhay. Maaring hindi magkakapareho, pero meron tayong iisang mabigat na pinagdaraanan ngayon na tinitiis yung nangyayari sa loob ng iglesia, na patuloy nating tinitiis sa ating kalooban yung mga hirap pagka nagugunita natin ang mga nagdaang panahon, na tayo maligaya kaya pang naglilingkod sa Diyos sa loob ng iglesia. Pero may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Ano man ang ating karanasan ngayon, ano ang dapat nating gawin? Ano ang pananalig ng mga tao ng Diyos? Ano man ang mga kaligaligan at tuliranin sa mundong ito? Pakinggan ninyo sa awit 27:1-5. Pakinggan ninyo. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin. Kaya wala akong dapat katakutan. Kapag sinasalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang nabubuwal at natatag. Kahit mapaligiran ako ng maraming kawan, hindi ako matatakot. Kahit salakayin nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko. Na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Sa oras ng kagipitan ay itatago niya ako sa kanyang templo at ilalagay niya ako sa ligtas na lugar. Ano ang pananalig ng mga tunay na Iglesia ni Kristo? Ano man ang mangyari sa mundo? Ang sabi ng lingkod ng Diyos na sinabi, ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siyang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Kapag dumating na biglang mabigat na suliranin o mga kaligaligan, ano ang hinahanap ng mga tao ng Diyos? Hinahanap nila ang pagsamba. Hinahanap nila ang Diyos. Ang sabi ni David, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Mga kapatid, ganito sana, ganito natin lunasan ang anumang nararanasan natin sa buhay na ito. Anuman ang nagpapahirap at nagpapabigat ng ating kalooban, ang hanapin natin ay ang pagsamba. Hanapin natin ang Diyos sa ating pagsamba. Sapagkat sa pagsamba, katulad po kanina sa pagsisimula natin sa mga pag-awit, pinadarama niya sa atin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagpapalakas. Nalalaman niya kung sino sa atin ang huhigit sa lahat, ang nangangailangan ng kanyang tulong. Kaya ngayon sa pagsamba, nawa lahat tayo saan man tayo naroon, basbasan at pagpalain ng Diyos. Lagi nating magunita ang kanyang pangako. Itong magsilbing inspirasyon sa atin. Alin yun? Alin yung pangakong yun ng Diyos sa atin na mga nakakaalam
at munggiting na sumusunod ng kanyang mga kautusan. Pakinggan ninyo sa mga huling talatang aming babasahin. Isaiah 51:6-8. Tingnan ninyo ang langit at ang mundo. Mawawala ang langit na parang uso. Masisira ang mundo na parang damit. At mamamatay ang mga mamamayan nito na parang mga kulisap. Pero ang kaligtasan na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Ang tagumpay at katwiran na mula sa akin ay mapapasa inyo magpakailanman. Pakinig kayo sa akin, kayong mga nakakaalam, kung ano ang tama at sumusunod sa aking kautusan. Huwag kayong matatakot sa mga panghihiya at pangungutyan ng mga tao sa inyo, sapagkat matutulad sila sa damit ng inangat-ngat ng mga kulisap. Pero ang tagumpay at katwiran na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Ang kaligtasan mula sa akin ay mapapasa inyo magpakailanman. Ano po ang pangako ng Diyos sa atin na mga nakakaalam at munggiting na sumusunod sa kanyang mga kautusan na dapat magsilbing inspirasyon sa atin? Ang sabi ng Diyos, makinig kayo sa akin. Sino ang kanyang kinasabihan? Kayong mga nakakaalam kung ano ang tama at sumusunod sa aking kautusan. Hindi ba tayo yan, mga kapatid? Sinisikap nating sundin ang mga aral ng Diyos kahit sa harap ng banta ng mga taong namumuno sa iglesia. Tayo ang pinagsasabihan ng Diyos. Anong sinasabi niya? Tingnan ninyo ang langit at ang mundo. Mawawala ang langit na parang uso. Masisira ang mundo na parang damit. At mamamatay ang mga mamamayan nito na parang mga kulisap. Pero ang kaligtasan na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Ano ang ibig sabihin ng Diyos? Anong gustong ipaunawa ng Diyos sa atin? Yung mga nangyayari ngayon sa mundo, yung iba't ibang mga kaganapan, yung matinding krisis, yung napakabigat na karamdama, yung mga kalamidad at iba't iba pa. Iyan ang mga nangyayari. Pumipinsala ng maraming buhay ng mga tao. Pero huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mabahala. Yan ang gustong sabihin ng Diyos. Hindi mababago ang kanyang patiya. Ang sabi ng Diyos, pero ang kaligtasan na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Hindi mababago yun. Ano man ang nangyayari sa mundong ito, yung pagliligtas ng Diyos sa atin, mananatili yun. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kahit sa mga panghihiya at pangungutya ng mga tao sa inyo, sino bang pangunahing gumagawa niyan sa atin? Yung inaasahan natin magmamalasakit sana sa atin. Sila ngayon ang nagtakwil. Sila ang gumagawa ng masama sa atin. Pero kahit sa kabila niyan, ang sabi ng Diyos, huwag kayong matakot. Ano garantiya ng Diyos? Ang kaligtasan mula sa akin ay mapapasa inyo magpakailanman. Doon natin ituon ang ating pantit. Yung ating paningin, doon lang natin i-focus. Doon sa kaligtasan. Doon sa kalwalatiyang sa atin. Para kahit anong nangyayari sa ating paligid, huwag tayong magambala. Huwag tayong maapektuhan. Manatili tayong payapa at panata. Sa piling ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Basbasan nawa ang bawat isa sa atin. Pagpalain niya ang ating mga kaluluwa. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli sa aming pagsamba, Ama, muling nilingap po ang aming mga kaluluwa. Muling tinanglawan mo ang aming mga puso.
alam namin kung anong dapat namin gawin. Sa gitna ng napakahirap at napakabigat na kalagayan ng buhay sa mundo. Opo, kung kami lang sa aming mga sarili, kung wala ka, Ama, kung hindi ka umaalalay sa amin, kung walang ganitong pagsamba, baka hindi mo na kami masumpugan. Baka kabilang na kami sa mga tao na walang pag-asa at baka kami napahamak na. Pero Ama, hanggang ngayon ay narito kami. Matatag na umaasa sa iyo. Nakasasamba kami sa iyo. Isang dakilang biyaya na patuloy namin kinatamasa. At sa bawat pagsamba, inaalim mo kami. Hindi lamang ng iyong mga kapangyarihan, pati ng mga salita mo, ng mga pangako mo sa amin. Nalilimutan namin ang mga pait na karanasan. Nagsisilbing kaaliman namin sa maraming kalumbayan sa mundong ito. Alihin ka pa, Ama. Huwag ka munang aalis. Masdan mo ang bawat isa sa amin. Nakakalat kami sa iba't ibang panig ng mundo. Iisa ang aming pag-asa. Lahat kaming narinito, Ama. Ang aming mga ulo'y nakataas, nakatuon sa iyo ang aming pagkapaligil. Hinihintay ka. Hinihintay ang iyong pagliligtas. Huwag kang papayag. Sino man sa amin ay mawalan ng pag-asa? Sino man sa amin ay mawalan ng gana? Kundi habang bumibigat ang mga dalain sa buhay, lalo naman kaming magsumikap, lalo kaming magpakatatag, lalo kaming magpursige sa pakikipagbakaalang-alang sa pananampalataya. Lagi naming maalaala ang malwala ating buhay at pamumuhay na ipinangako mo sa amin. Malapit ang matupad sa buhay namin. Malapit ang magwakas ang mga paghihirap sa buhay. Malapit na namin iwan ang mundong ito. Malapit na ang dakilang araw. Ang araw ng aming kaligtasan. Ang pagtahan namin sa pangin na piling mo. Sa bayang mo ng nakalwalatian. Pagtsagaan mo na po kami lahat. Walang maiiwan sa daan ng paglalakbay. Lahat kami makatagal sa buhay na ito. Panginoong Jesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Alalahanin mo ang mga may sakit. Maawa kang pagalingin mo ang mga may sakit. Lagi mong iligtas kami sa maraming kapahamakan sa mundong ito. Lalo na sa banta ng nakamamatay na karamdaman. Ingatan mo ang lahat ng pagkakapatid sa iba't ibang panig mong punto. Ipagsanggalang mo po ang mga hinirang mo. Manatili kaming nagkakaisang lahat sa aming paninindigan sa matapat na paglilingkod sa iyo. Di namin nalilimutang inalagin
ang pamilya ng kapatid na Iradyo Manalo. Huwag mo silang pababayaan. Panatilihin mo sila ligtas sa banda ng mga taong masama, lalo na ang mga nasa kulungan. Huwag mo silang pababayaan. Kung baga maaari, palayain mo lang aming mga kapatid para kaming lahat magsama-sama paligayang nagnilingkod sa iyo. Pag-alang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.